guys, so let's answer this wedge problem. So what is the minimum value B to start movement of the blocks? And note na yung angle of friction for all surfaces is 15 degrees. So intindihin muna natin yung problem. So meron daw tayong tatlong wedge or block. So A, B, and C. So yung B is nakapatong sa wedge C and wedge A. So yung angle ng wedding wedge B is 15 yung kalahati. Therefore, yung total angle is 30 degrees. So yung hahanapin natin is yung minimum force B para mapagalaw natin yung wedge B pababa. Paano natin masasolve yun? So yung first step ko dito is to draw the free body diagram for block B. So ganito. So ito yung free body diagram natin, block B. So this is the free body diagram for our block B. So mukhang magulo, di ba? Pero i-explain ko sa inyo yan. Standby lang kayo ha. So yung unang step ko dito is nag-draw ako ng vertical line dito banda. So dito yan, nag-draw ako ng vertical line since merong reaction yan sa kanila mamaya. Pero first step, vertical line and horizontal line. Then let's start from the ACS. So direnaw ko muna yung PE which is acting downward katulad nito. And then kapag okay na, itong angle is 15 degrees. So bakit 15? So since ito 15, so kung dediretsuhin natin yan, is 15 degrees. So therefore, ito is also 15 degrees. So ito. And then pag 15 degrees ito, yung kabilang angle niya is also 15 degrees. So, nag-draw din ako ng horizontal line dito. So ito yung ating horizontal line. So inakyat ko lang siya para maintindihan talaga natin. So pag 15 degrees ito, itong angle din is 15 degrees. So bakit 15 degrees? So ganito yan. Tingnan nyo mabuti na itong vertical and horizontal has a total angle of 90 degrees or perpendicular, right? Then, itong incline and then yung normal force, itong normal force is yung broken line ko. Isipin yung normal force to. Broken line ko lang para mag-sink in sa utak natin. And then, itong incline and yung normal force is also 90 degrees. Then, they are all perpendicular. Then, meron tayo 15 degrees dito. So, therefore, yung angle din dito is maging 15 degrees. So, as proof, i-rotate mo lang itong incline and normal force, rotate mo lang ng pagganon, ng konting ganon lang, then ganito na yung itsura nila, vertical and horizontal. So, therefore, 15 ito, 15 din dito. So, ganito na din, 15 siya dito. So, determine na natin yung normal force dito. So, kung may normal force dito, may normal force din dito sa kabila. So, yun muna intindihin nyo. Huwag muna yung iba. Kasi, i-discuss ko yan isa-isa. Next is itong line or arrow. So, bakit ganyan yung arrow ko? So, balik tayo sa problem. So, pag pinush natin yung P or yung wedge P, baba, merong frictional force na nag-oppose sa motion. So, pag pinush natin to, yung motion ng ating wedge P ay going downward. Tama? Then, pag going downward yung ating wedge P, meron yung frictional force na nag-a-act dito sa kanilang pagitan. So, dito yan. So, kung pababa siya, meron frictional force na going upward. So, ito yung ating frictional force acting upward. Then, sa low friction, yung normal force, yung broken line, and yung frictional force, pwede natin yung i-add as one by its resultant. So, tinawag ko siyang R1. So, dito, makakatulong na ganito yung gagawin natin para yung two forces ay maging isa. So, focus na tayo sa R1. And sinabi sa problem na yung angle of friction for all surfaces is 15 degrees. Tama? Then, yung angle nito with respect to normal force, ito yung ating angle of friction. So, it is 15 degrees, sabi sa problem. So, 15 ito and 15 din dito. Tama? Kasi, 15 ito. Therefore, yung kanyang kabilang angle dito is 15 degrees din. So, all in all, to sum up, yung R1 ay may total angle na 30 degrees sa ating horizontal. So, ganun lang. So, pareho din sa kabila. So, dito, kapag pinush natin yung P pababa, meron din frictional force na nag-o-occur dito. So, it is going upward, katulad nito. Then, connect natin head to tail, meron tayong R2. And yung angle of friction is also 15 degrees. And ito, kanina, ito is 15. Then, kanyang kabilang angle is 15 degrees. So, kung hindi nyo naintindihan, ganito lang yan. So, kung 15 degrees dito sa taas, yung kanyang angle din is dito is 15 degrees. So, katulad nito, 15 ito, 15 din ito. Gets nyo na. Then, pag okay na, may nakalimutan pa ba ako. So, itong square represent as perpendicular. So, ito yung normal force and yung incline tulad nito. And, pag okay na,
pwede na natin ito i-translate into force triangle. So, ganito yan. So, ito yung ating force triangle. So, inuna ko from simple, inuna ko yung P kasi simple lang siya acting downward. Then, nagdraw ko ng crosshair. Then, inuna ko yung R2. Yung R2 ay may total angle na 30 degrees. 15 plus 15 is 30 with respect sa ating horizontal. So, dito napakinabangan ko yung aking pagdraw ng guidelines, vertical and horizontal. Kasi, kapag di ka nag-draw, mahihirapan kang hulaan or ma-estimate yung total angle niya sa with respect sa horizontal. So, suggest ko mag-draw din kayo ng vertical and horizontal. So, it's up to you kung paano. Then, 30 ito, dito rin is 30. So, familiar kayo, diba? So, ganun na din nangyari. So, kung 15, 15. So, 30, 30. And then, kapag 30, dito, ano yung ating angle dito? So, it is 60. Kasi, yung total, nito, ng perpendicular is 90. So, dito rin is 60. And then, dito, 60 rin. And dito rin ay 60. So, ito, pwede natin ma-add as 60 degrees. So, dito, masosolve natin yung P. Pero, kailangan natin ng isang value ng variable R1 and R2. So, proceed muna tayo sa ibang wedge. So, sa pag-draw natin ng wedge B, hindi pa natin directly na-solve yung P. So, may option pa tayo. Meron pa tayong wedge A and wedge C. So, i-draw natin yung free body diagram ng wedge A. So, ito na pala yung free body diagram ng aking wedge A. So, dito na ako na lahat. So, magulo din kung titignan, pero i-explain ko yan isa-isa. So, ganun din yung unang step ko. Nag-draw ako ng vertical and horizontal. Vertical and horizontal. So, ito. Dito ako nag-draw sa intersection na to. Kasi, dito maraming nagaganap na forces. Kaya dito ako nag-draw. And then, yung from simple, 200 pound. Kasi weight siya, diba? Meaning, acting downward. So, nilagay ko sa taas. And then, pero acting downward, pareho lang din yan. And then, meron tayong normal force. So, ito, normal force and frictional force. So, familiar kayo kasi ito is katulad din dito. Katulad dito sa ating wedge B. So, wedge B ito. Katulad din siya sa ating wedge B. So, yung pinagkaiba lang nito, the same yung magnitude ng R2 natin. Yung pinagkaiba lang yung kanilang direction. Since nakapatong yung ating wedge B sa ating wedge A, meron yung opposite and equal reaction. So, dito. Meaning, kung going upward dito, sa kabila is going downward. So, gets? Then, pareho lang din yung angle niya. So, okay na yung R2 natin. Then, okay din yung 200 pound. And itong R3 na lang yung kulang. So, bakit ganito yung itsura ng R3 ko? So, again, pag binush natin yung wedge B, yung tendency ng ating block ay mag-slide to the left. Tama? Then, pag slide siya to the left, mayroon frictional force na nagkaganap. And yung direction yun is going to the right. So, ganito yan. Ganyan. And connect natin head to tail, R3 yung ang tinawag kong resultant nila. And 15 degrees din yung kanilang angle of friction. And then, pag okay na, plot natin sa force triangle. So, ito na yung tsura ng force triangle ko. So, from simple, inuna ko din yung 200 pound. And then, R3. Yung R3 ko is 15 degrees to the right of y-axis. So, ito yung y-axis natin. Then, to the right siya, meaning 15 degrees. So, ito, 15. Therefore, dito rin is 15. And then, dito, total angle na lang dito natitira is 75. And then, yung R2 natin, which is ito, is 30 degrees, which is tama naman, below x-axis. 15 plus 15 is 30. Then, 30 ito, dito rin is 30. So, ano ba yung kulang? So, what is the angle of this? So, alam natin na yan ay 90. And, add natin to, total angle of this corner is 120. And then, bakit ko nakuha yun? So, dito, diba, 15 ito. So, therefore, yung natitira angle dito is katulad nito, 75. But, may given na tayong 30. So, ito yung angle of depression ng ating R2. So, 30 degrees, meaning, from 75, meron na tayong 30 degrees na given. So, yung natitira is 45. Therefore, 45 na lang yung angle nitong corner. So, ganyan maghanap ng missing angle. And then, sine doon na natin. So, since yung target natin is to find at least R2 and R1, so, meron na tayong value ng R2. So, hanapin natin yung R2. So, to solve R2, using sine law. So, we have, dito ko na nalagay, 200 over sine 45 is equals to R2 over sine, kanyang angle is 15. Then, R2 is equals to 200 sine 15
sine 45. The R2 is equals, we finally found na yung R2 or reaction 2 is 73.21 pound. And lastly, then let's proceed to our wedge C. So ganun lang din, 200 pounds which is something downward. And then nagdraw ko ng vertical and horizontal dito kasi many forces yung present dyan. Then ganun pa rin, 15 ito, 15 and 15 dito, and 15 dito. So napag-usapan na natin kanina yan, yung perpendicular ito, itong incline, normal force, therefore perpendicular din ito. Then i-tilt lang natin yan na 15 degrees, pareho na siya. So 15 degrees ito. And then we have R1. So yung R1 po is kabaliktaran lang din ng ating R1 sa wedge B. So dito, kung pataas ito, ito rin na ipababa. And then yung angle of friction is 15 degrees and yung angle nito sa ating horizontal is 15. Therefore, total angle lang ng R1 is 30 degrees. And then dito sa R4, so ganito yan. Pag pinush natin yung ipababa, yung tendency ng ating wedge C is mag-move to the right, tama? Then pag mag-move siya to the right, mayroong frictional force na nag-a-act to the left. So mayroong frictional force dito na nag-a-act left. So this frictional force, ito na, ito is normal force. This is R sub 4. Then pag okay na, ito na yung ating sign. Ito na yung ating free body diagram. So 200 pound. Ito, arrow yan dito. So 200 pound. Then yung angle niya is 15 degrees. Ito yung ating R4. So 15 degrees yan to the left of our y-axis. So ito. Then pag 15 ito, turn 975 degrees. So pag 15 ito, dito is also 15 degrees. And then yung R1 natin ay may direction na 30 degrees below horizontal, which is ito, 15 plus 15 is 30. And then dito is also 30. So yung natitirang angle is ito. So this is 45. Kasi 75 ito, ito rin ay 75 in total. Pero meron na tayong 30 degrees, therefore ito ay 45. Then ito, alam natin, perpendicular is 90. I-add lang natin to, we have 120. Then using sine to, solving for R1. So R sub 1 over sine 15 is equals to 200 sine 45. Then R1 natin is also 73.21 pound. Then substitute natin sa ating free body diagram wedge B. So we have R2, and angle niya is 30 degrees. And then yung R1, angle na is 30 degrees, total nito is 60. So dito, we conclude na this triangle is equilateral, tama? Kasi every angle niya is all equal, the three angles are equal. Pag yung three angles ay equal, therefore yung sides niya din ay equal. So na-witness natin na yung R1 and R2 is the same value. Ito yung R2, at ito yung R1. And solving for P, yung P rin natin is also 73.21. So pwede nyo i-double check. And then we found out na yung P is 73.21 pound. Meaning to say, for this problem, in order to push this wedge B downward with a consideration of angle of friction na 15 degrees for all surfaces, and yung weight ng each block A and block C is 200 pound, and it is necessary to have a minimum force P of 73.21 pound para mag-impend yung ating wedge B pababa. So pag lower lang yung in-apply nating force, let's say 50 pound lang out of 73.21, so hindi pa sufficient yung force applied natin. So tendency, hindi gagalaw, walang mangyayari sa ating wedges. Pero pag nag-apply tayo ng minimum 73.21 or greater than that, then dyan mo na makikita yung pag-impend ng motion. So, we finally found P, and thank you for watching, and God bless.